Minention kayo, total number of candidates nationwide, 40 plus. 44,000 po lahat na awardes ang ating pong kandidato sa buong Pilipinas. To, sa isang, to a certain extent, Sir Wilson, yes. Ito ay mas mababa kaysa nung kumpara noong 2022 national and local election. Palibasa may presidential yes. and vice presidential post tayo noon. Noong 2022 ay umabot ng mga 47,000 ang lahat ng kandidato. Noong 2019, 46,000. Ngayon, 44,000. Siguro, epekto na rin ito ng mga alliances, yes. ng mga coalition na kung saan hindi nagpapalaban, hindi naglalabanan sa ilang lugar dahil nga sa may usapan ng mga partido politika. For how many positions now ang 44,000? 18,280 ang positions at stake sa buong Pilipinas. Wow! Very interesting. Yes? Good morning. Thank you very much for your questions. Yes. Apo. Good morning po. Tatanong ko na po, Cathy Cruz po mula po sa DZEXL ang ating katipunan every Sunday at tuklasinatin.net. Marami pong mga political party ang nalito at hindi nalaman na kailangan magsumite ng manifestation of intent to participate. Gaano po ba kahalaga ito? Ano-ano po ba ang dapat handaan at paghandaan ng mga partido at maging mga party list para makapag-comply ng mga nasa saad o inilalabas niyong resolusyon? At dahil sa nakakadakot po pong impormasyon, napakahigpit nyo raw po sa deadline. At isa pa pong pakiusap po nila, bakit daw po ang overseas division o section po ninyo sa COMELEC, ang siyang lagi lang po nag-i-email sa mga national political party, pero yung pong mga resolusyon na inilalabas nyo, hindi nyo po sila nakaka-furnish, kundi nalalaman na lamang sa balita at pagbibisita po ang inyong website. Una po, doon sa mga notice individually, isipin niyo po kung meron tayo 160 na party list, kung napakahirap i-notify lahat dyan. Base sa ating umiiral na patakaran at kahit sa batas, kinakailangan i-publish lang yung mga resolution ng COMELEC, hindi lamang sa two newspapers of general circulation, kung hindi kahit sa ating website, available po lahat yung lahat ng resolution patungkol dyan. Ngayon po, tungkol sa manifestation of intent to participate, dyan po ay hindi applicable sa mga political parties na nagpapatakbo sa national and local positions. Yan po ay applicable sa mga party-list organizations sapagkat siya ay provided ng Republic Act 7941 na kinakailangan yung lahat ng political parties o party-list na magpa-participate sa ating halalan sa party-list ay kinakailangan mag-file ng manifestation of intent to participate. At sure po ako, alam na alam yan ng lahat ng natitirang 118 na party list yung existing at lalong alam na alam ng 42 na naka-accredit lamang sapagkat doon sa pinay nilang petition for accreditation ay kasama mismo yung manifestation of intent to participate bilang isa sa mga requirements na kinakailangan i-file. So, yung iba po, tama, yung iba sinasabi wala doon po silang na-receive. Alam niyo po, ang rule po natin sa Civil Code of the Philippines, alam na alam ni Sir Wilson yan, that notice as contained in newspapers of general circulation, I notice to the entire world. And therefore, mukha pong sila ang may obligasyon na dapat alamin yung mga bagay nila. Ano po sila itatakbo? Isipin niya po kung kapi. Nalulungkot ako. Walang araw ang binigay natin palugit sa pagpa-file ng candidacy. Wala tayong ginawa extension. Tama po kayo, talaga mahigpit tayo sa ating mga deadlines. Sapagkat, hindi maganda yung lagi na lang tayo maaasa i-extend naman. Para yung filing ng application for registration, akala i-extend. Kaya yung huling araw, talagang dumagsak. Hindi po pwedeng ganun. Kinakailang sanayin natin, lalo sa election ng lahat, na mayroong panuntunan, mayroong deadline. Para po hindi yung extend tayo na-extend, nasasanay na. Tapos pang in-extend naman, another extension ang hihingin. So hindi na po tayo ganun ngayon. Ito po yung pinapatupad natin mga pagbabago. Ngayon po nung Kati, tama po kayo, napakahigpit natin sa bagay na yan. Pero, isipin niyo po, Sir Wilson, walang araw ang filing ng candidacy sa tent ng Manila Hotel ng senador at saka party. Saan ka naman nakakita? 4:45 in the afternoon, ang dami pang tumatakbo nagpa-file. At pagkatapos, nakita naman siguro sa mga telebisyon, pagdating doon, ang daladalang papel, mga blanco, doon pinipila pa lang. Doon inaasikaso. Ibig ko bang sabihin, alam mo naman mapapalik kayo ng nomination. Walang araw yung binigay ng komisyon. Siyempre bago mag-walong araw, naghanda na siyempre dapat ang partido. Doon gagawin. Doon hahabulin. Pero kita niyo po ang ginawa natin, leniency. Basta humabol bago mag-alasiko sa buong bansa, tatanggapin pa rin ang COC. Basta nasa labas ng lugar kung saan tinatanggap sa venue. Opo, 30 meters. Tinatanggap pa rin natin. So pagdating mga ganun po, sana sa susunod, lalo na po yung mga party list,
lalo na po ang mga political parties, yung pagtakbo niyo po ay mere privilege. Hindi po ito absolute right. Kinakailangan tayo ay sumusunod sa mga patakaran. Sapagkat naniniwala ako, ang kandidato hindi sumusunod sa patakaran, walang karapatang tumakbo. Yan ang dapat na hindi binoboto ng sambayanan. Sampulan ko po kayo ang kati, kung mamarapati nyo lang po. Nilagay natin sa ating, wala po kami magawa, desisyon ng Supreme Court, Piñera versus Comelec. Sila ay hindi pa kandidato pag nag-file sila ng kanilang candidacy. Yan po ang nakalagay sa kaso ng Supreme Court at nakalagay sa Republic Act 9369, Section 15. Ngayon, nag-file ng candidacy, ang pagmumukha nila, kalalaki sa mga tarpulin, bye-bye, hello, welcome. Di ba? Naandyan po lahat. Hindi namin pwede mapatanggal dahil hindi pa po sila kandidato. Eh pero para sa akin, hindi ba dyan natin makikita yung pagtitimpi at pagtitiis ng ilang kandidato na kahit sila ay deklarado na na aspirant, hindi pa rin nila ginagawa yung mga asal ng pagiging kandidato. Dyan titingnan ang sambayan ng dapat, yung pagtitimbang, sino ba ang dapat na hiyaalan natin. Sapagkat kahit walang patakaran, kung sa sarili mo hindi ka pa naman kandidato, bakit mo gagawin? Wala lang magawa ang COMELE kasi batas po yun. So yun pong ibig kong sabihin na sana yung pong mga susunod nating halala hanggang naandito ang inyong lingkod, kung ano yung patakaran, kung ano yung batas, yun ang ating susundin. Kung sa palagay po ninyo istrikto, eh ganun po talaga. Kasi pag maluwag ang COMELEC, lagi na lang sisisihin. Pagka mahimpit, lagi na lang sisihin. Mas maganda na mahimpit kaysa maluwag tayo. Dahil sa bandang huli, ang purpose natin ayusin ang ating halala. Hindi po ba napakaayos ng filing ng certificates of candidacy natin? For the first time, oh, yes. Ganun po ayos ang ating filing ng candidacy. Another